So, meron ka bang video or post na kinuha ng iba tapos ipinost din niya sa page niya o sa account niya at gusto mong i-report yun kay Meta? So, ito yung pwede mong gawin. So, bago ka mag-report, meron mga ilang bagay na kailangan mo munang i-prepare para ibigay kay Meta. So, number one is yung link ng video o nung post mo galing mismo sa page mo o sa account mo. Number two is yung link ng video or nung post na galing naman doon sa kumuha sa'yo. And then number three, optional to, no? Mga screenshots nung mga post na ire-report mo. Pagka na-prepare mo na yung tatlong yan, then pwede na tayong mag-report kay Meta. Una, kailangan mong pumunta sa Facebook account mo, syempre. Punta ka sa professional dashboard. And then monetization, pili ka lang kahit na anong monetization doon na may arrow. And then sa pinakababa, si creator support. Pag nasa creator support ka na, click mo yung stay safe. And then hanapin mo yung copyright protection. Sa copyright protection, i-click mo yung this form. So ngayon, nandun ka na doon sa form na kailangan mo i-submit kung meron kang copyright na i-report. Disclaimer lang, no? Sabi dito sa form na to, sabi niya, this form is to be used only for reporting alleged infringements of your copyright. Abuse of this form may result in the termination of your account. So, huwag nyo nga abusuhin itong form na to. Kung hindi naman inyo yung i-report nyo, huwag nyo na lang i-report, no? Pagka nakita ni Meta na inaabuso nyo yung form, pwede niyang i-delete yung account nyo. So, number one question is, describe your relationship to the rights owner. So, anong relationship mo, ikaw na nagre-report, doon sa may-ari nung i-report mo. So, pupwedeng ikaw yung may-ari mismo, pupwedeng nagre-report ka in behalf of someone else, or ng isang business, or ng isang organization. So, i-click mo lang kung ano ka doon. And then, automatic ipapopulate na ni Meta yung name mo. Depende dun sa kung sino yung nagre-report na account at saka yung email address mo. And then, ilalagay mo na lang is yung mailing address. Tapos, i-confirm mo yung email address mo. And then, sa tanong na to, where are you asserting rights? Ibig sabihin nun, saan nakabase na country yung inire-report mong post o video? Sa case natin, halimbawa, ay Pilipinas. Name of the rights owner. So, sino yung may-ari nung nire-report mong post o video? Next, which of these best describes the copyrighted work? Ano yung nire-report mo? Photo, video, or text, or other? And then, what type of content are you reporting? So, photo, video, or post. Content you want to report. Dito na papasok yung sinabi ko nung una na kailangan yung i-prepare muna, di ba? Yung links ng videos or kung anumang post na i-report mo na galing mismo sa account mo. And then yung links ng mga videos or post na galing naman dun sa kumuha sa'yo. Dito sa unang box, ang ilalagay mo dito is yung mga link na mga ng video or ng post na galing sa account mo mismo. Galing dun sa may-ari. Okay, dito yan sa unang box. And then dito sa pangalawang box is yung link naman nung post or nung video galing doon sa kumuha ng video mo or ng post mo. Ngayon, kung hindi mo naman alam yung link nung kumuha ng video mo, pwede mong i-check itong I do not have links leading directly to the specific content I want to report. Pero mas maganda kung meron ka ng mga links para mas madali na kay Meta na makita or tingnan. And then next, describe why you are reporting this content. Ano yung rason kung bakit mo nire-report itong specific content na to? Iyo ba yon tapos kinuha niya? Nandun ka ba sa video na yon at hindi mo alam? Walang permiso galing sa'yo? Or ginamit ba yung name mo para sa post na yon? I-check nyo na lang dito kung aling reason ang babagay para doon sa nire-report nyo. Pwede ka pang magbigay ng additional information para mas ma-establish mo na iyo talaga yung post na yon. So, ipaliwanag nyo yun dito sa box na yon, explain nyo.
And then, pupwede ka rin mag-provide ng mga screenshots para mas mapadali kay Meta na maimbestigahan yung report mo. Halimbawa, screenshot na galing sa page mo or sa account mo, and then screenshot galing dun sa kumuha ng video mo or ng post mo. So, ibigay mo lahat yun kay Meta. Declaration statement. So, ibig sabihin nun, lahat ng sinabi mo dito sa form na to, dito sa report na to ay tama at totoo. Kaya kailangan hindi mo aabusuhin tong form na to. And then, ilalagay mo yung electronic signature mo. Itatype mo lang yung name mo. Yun lang yun. And then, click mo yung submit. Pagka na-submit mo na to, mag-a-appear to sa support inbox mo. And then, dun din magre-reply si Meta sa'yo. Kung nakatulong sa'yo ang video na to, please pakishare na lang at saka pakisave. And if you want to learn more about Facebook management and monetization, follow me.